Pinagpalang umaga po sa ating lahat, inaanyayahan ko pong tumayo ang bawat isa upang basahin ang banal na salita ng Diyos. Dito po sa Aklatang Awit, Kabanata 81, Talata 1 hanggang 2. Masiglang awitan ang tagapagligtas, itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Umawit sa salyo ng mga tamburin, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Purihin po ang pagkabasa sa banal na salita ng Diyos. Hallelujah, we praise you, Lord. Could hope or dream of, you have poured your favor on me. One day in the house of God is better than a thousand days in the world. So blessed, I can contain it. So much I've got to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Oh yes, you are more than enough. More than I could hope or dream of. You have poured your favor on me. One day in the house of God is better than a thousand days in the world. So blessed, so blessed, I can contain it. So much I've got to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, so blessed, I can contain it. So much I've got to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're 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 more than enough for me. I'm so blessed. So blessed, I can contain it. So much you've gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much I've got to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Enough for me. Oh, we praise you, Lord. We give you the honor, glory, and praise, Lord God. We exalt you, Jesus. Oh, we praise your name, God. Purify my heart. Let me be as gold,
and precious silver, purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, apart for you, my master, ready to do your will. Oh, we worship you, Lord. Purify, purify my heart. Cleanse me from within, Lord, make me holy, purify my heart. Cleanse me from my sin, Lord, deep within, refiner's fire. One desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose, and I choose to be holy, set apart for you, Lord. And I choose to be holy, set apart for you, my Jesus. I choose to be holy, set apart for you, Lord. And I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Ready, ready to do your purpose. Ready, oh,
choose to be holy, separate for you, my master, ready to do your ilang Diyos sa aming Ama. Maraming salamat po sa umaga pong ito. Sa iyong presensya na pinaranas po sa amin. Sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy po. Inaanyayahan po namin ang iyong banal na Santong Espiritu na malayang kumilos sa aming mga buhay. Mag-minister, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ang gawain mo sa umagang ito. Sa lahat, Panginoon, ng mga taong nanonood, makikinig ng iyong mga salita, patuloy na sila yung pagpalain. Gayon din po ang iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin na maghahayag ng iyong salita. Patuloy na punuin mo siya ng iyong karunungan, ng katalinuhan na nagmumula sa iyo. At lahat po, Panginoon, ang kanyang sasabihin, dinadalangin namin na ito'y nagmumula lamang sa iyo. At patuloy, Panginoon, sa araw na ito, pagpalain mo ang bawat isa. Patuloy, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buong sanlinggo na kami yung iningatan. Patuloy na dinedeklara po namin, Lord, na patuloy maranasan namin ang iyong pagkilos sa aming buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa kapatawaran na aming tinanggap, sa kaligtasan na aming tinanggap, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba at dinadakila. Ito po ang aming samo at hiling panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise God! Isang maganda at pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Tunay nga po, ito yung ating ika-38 Sunday na tayo'y naka-community quarantine. Tunay nga na kahit na humaba po no, yung pagka-quarantine natin, God is in control. God is on the throne. And He will make a way even though as if there is no way. Kaya patuloy lang tayong magtiwala at umasa sa makapangyarihang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Ang topic po natin sa umagang ito ay may title na Golden Rule. Alam ko po kabisadong kabisado po natin yung Golden Rule or ginintoang aral. Kasi po nung ako naaalala ko po nung ako'y nag-aaral pa as early as elementary, tinuturo na po sa amin yung Golden Rule. At bukang bibig din po sa bahay ng aming mga magulang at mga nakakatanda, especially din ng aming lola. Kaya basahin po natin dito sa ating text, dito sa Matthew chapter 7, verse 12. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Tayo muna po ay yumukot manalangin. Ama naming Diyos na dakila, tapat, hindi nagbabago, at tunay na nagmamahal po sa amin. Tunay nga na ang iyong mga salita ang nagbabago sa aming buhay. Kaya hinihiling po namin na kayo po ang kumilos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Kayo po ay magturo, mangusap at magpahayag sa bawat isa sa amin. Magdulot ka ng paglago at pagbabago sa aming buhay, lalo pang umangat ang aming pagkakristyano, Panginoon.
Kaya kami umaasa at pinapasakop namin ang aming puso't isipan sa inyo. Ito po ang aming hiling at dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaya dito po, bilang mga Kristiyano at disipulo ng ating Panginoong Hesus, kailangan po meron po tayong distinction o yung pagkakaiba sa hindi sumasampalataya. Kasi po, napakahirap naman kung yung hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay mas mahusay pa, mas mabuti pa ang buhay nila kaysa sa atin. Kaya sa pamamagitan ng pagtupad sa mga tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo, siguradong sigurado po, aangat po yung buhay natin. At magiging mas maayos at mas maunlad kesa sa iba. Hindi tayo mahuhuli sa lahat ng uri ng kabutihan at magiging pinakamahusay tayo sa ating pakikipagkapwa-tao. Kaya mag-umpisa na po tayo dito sa ating point number one, dito sa Gininto ang Aral or Golden Rule. Number one, ito ay isang utos. Kaya wala po tayong choice kung hindi sumunod. Kasi ito yung utos ng ating Panginoong Hesus. Kaya meron tayong gagawin. Kaya sabi nga sa umpisa, gawin ninyo sa inyong kapwa. Meron tayong gagawin. Kaya ito ay kabaliktaran o contrast dun sa sinabi ni Confucius, kung hindi ako nagkakamali. No? Sabi niya, huwag mong gawin sa inyong kapwa ang ayaw ninyong gawin nila sa inyo. Kasi pag ganun po, eh, ang mangyayari, wala na tayong gagawin. Kasi huwag mong gawin eh. Hindi ka nakikilos, hindi ka gagawa. Pero dito po, sa utos ng Panginoong Hesus, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kaya meron tayong gagawin. Yun po yung point number one. No? Utos po ito, may gagawin tayo. Dito naman po, matagal na po yung utos na ito. Alam niyo po kung ito'y natupad lamang ng mga sinaunang Kristiyano. Lahat tayo, or lahat sila, natupad nila. Yung buong mundo ay na-evangelize na. Alam niyo po kung bakit. Napaka-powerful ng epekto, yung impact, kung lahat ng mga Kristiyano ay gagawin ito. Kasi makikita si Hesukristo sa buhay nila. Makikita yung kabutihan ng Diyos, yung liwanag ng Diyos. Kaya lang, kaya hindi natutupad ito kasi nagtuturoan kung sino yung mauuna. Kaya sa mga salita ng Diyos, kailangan po natin ng kapahayagan. Kasi yung kapahayagan po ng Diyos dito, kung atin pong makukuha, ito po ay isa sa buhay natin. Kasi sabi po dito, gawin ninyo sa inyong kapwa. Kung hindi mo maintindihan, hindi mo alam i-apply. Pero dito sa point number two, tayo ang mauunang gumawa nito. Kung mapapansin nyo po yung utos, gawin ninyo sa inyong kapwa. Tayo po yung mauuna, kaya wala na po magtuturoan. Madalas nangyayari, ba't mo siya sinaktan? Ganun? Eh, nauna siya eh. Gantihan po, pero tayo bilang Kristiyano, tayo yung mauuna at na magpapakita sa kanila ng mabuting halimbawa. Good example po yung kailangan nating ipakita sa ating kapwa, hindi bad example. Kaya yun, gusto po ni Lord sa ating buhay ay maging good example tayo. Number three, gawin sa kapwa ang lahat ng mabubuting bagay. Kaya lahat ng maiisip mo na mabubuting bagay, gawin mo sa kapwa mo. Kasi basihan po nito yung kung ano ba yung iniisip natin na makakabuti sa atin. Yung ano ba yung gusto natin. Kaya lahat ng gusto natin na gagawin ng kapwa natin sa atin, yun yung gagawin natin sa kanila.
For example, gusto ba natin na kinakalinga tayo at pinagmamalasakitan? Opo, di po ba? Gusto natin. Kaya ganun din ang gawin natin. Kalingain natin yung kapwa natin at pagmalasakitan. Gusto ba nating iniintindi tayo? Di intindihin din natin yung kapwa natin. Gusto ba nating pinapatawad tayo? Kaya magpatawad tayo. Gusto ba nating tinutulungan tayo? Kaya dapat tulungan natin yung kapwa natin. Gusto ba nating minamahal? Kaya tayo'y magmahal. Gusto ba nating sinusuportahan? Kaya tayo dapat ay sumuporta sa ating kapwa. Lahat ng mabubuting bagay na gusto nating gawin nila sa atin, tayo ang unang gagawa nito sa kanila. Dito po sa conclusion, no? Every word of God is a blessing. Bawat salita ng Diyos ay pagpapala. Kaya kung gagawin natin ito, malaking pagpapala ang naghihintay sa atin. Basahin po natin dito sa Luke chapter 6, verses 27 to 36. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ulitin po natin, kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Kaya dito po, no, mapapansin po natin na sabi, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kasi po mga kapatid, meron pong gantimpala pag sinusunod po natin ang mga utos ng Panginoong Jesus. Verse 33. Kung ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawan ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan. No? Sabi dito, pangalawang beses, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Pag ginawa po natin ito, meron po tayong hinihintay na gantimpala. May darating na gantimpala. Verse 34 po. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama sa pag-asang sila'y mababayaran. Kaya dito po, pangatlong beses na sinabi, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kasi po, talaga pong may gantimpala. Verse 35. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Pang-apat na beses po sinabi, sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. Verse 36 po, maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama. Kaya kung tutuparin po natin yung mga utos ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po'y pagpapalain ng Diyos. God bless you po. Glory to God.